Muli nating pakinggan ang serbisyo OFW's Malaysia. Yes, okay. So, magandang gabi Malaysia. Araw po ngayon ng Huwebes. Alam ko po lahat sa ating kanina nanonood sa ating Kabayan News Malaysia. Maganda ang talakayan, partner, kanina sa mga balitaktakan, mga balitaan natin kanina. Ngayon, gawan din natin ang kunting diskusyon ngayon para at least updated tayo lahat mga kabayan. Okay, araw po ngayon ng Huwebes, ika-26 sa buwan ng Nobyembre. Apat na araw na lang. Disyembre na. Ayun, mga kababayan, ha? So, ang mga pamasko, isa lang kasi ang alam ko sa Pasko, partner, eh. Oh, regalo. Yan. All we need is love. Pagdating kasi sa Pasko. Okay, at saka welcome po mga kabayan. Mga dear kabayan natin, ha? Dito po sa Serbisyo OFW Malaysia. At dear kabayan, hatid po sa inyo ng Serbisyo OFW Malaysia. Kung saan mga kabayan, tayo po ngayon ay tatalakay ng mga napapanahong mga isyu, mga impormasyon. Yan, kinakailangan talaga na malaman po ng ating mga kababayang OFW. Hindi lang po yan dito sa bansang Malaysia, kundi informasyon na din po yan sa OFW buong mundo. At mamaya naman sa pangalawang bahagi po ng ating programa mga kabayan, sama-sama nating tunghayan na naman ang isa namang bagong kwento na kapupulutan ng aral. Okay? At huwag din kalimutan, partner, ang gagawin, di ba? Ano ang partner? Magbigay ng payo. Yun, ha? Sabay-sabay rin tayong magbigay ng payo kasi upang mabigyan yan ng magandang solusyon at tamang desisyon ang mga suliranin mga kababayan na kinakaharap po ng ating leaders and leaders sa gabing ito. Yan, kaya sa gabing ito, salamat sa napakalamig na gabi. Sa studio natin, partner, nilalamig ako pa. Lalo ng mga boss. Super lamig ngayon dito. Kaya mayong gabi sa inyong tanan na imbag nga rabi. At ganun din na sila malam sa mga. Kami po ang inyong makakasama. Ako po ang inyong kapartner at kabayan, Arnie Jones. Okay, sa kong mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabayan. Ako naman po yung kapartner, Chair Blake. At samahan po nyo kami sa gabing ito. Sa isang malamig na gabi. Kasi ulan, partner, maulan ngayon, eh. Alos buong araw, partner, ang ulan. Yan. Nako po, no? So, samahan po yung kami mga kababayan sa pagtalakay sa mga napapanahong mga isyo. Kaya nga, sabi nga ng partner, napapanahong mga isyo. So, at kaganapan sa ating bansa. At atabayan din po ninyo mga kababayan, mamaya mayroon po tayong makapanayam na isang community leaders din dito sa Malaysia. Ayan po. At ito pong lahat, mga kababayan, ihatid po namin sa inyo sa ilang mga sandali po. Yan. Okay, tama yan, partner. At mga kabayan, ngunit bago po tayo tumungo ngayon sa ating mga mainit na talakayan, malamig din ang mga talakayan, pasalamatan muna natin ang mga bumubuo ng programang ito, lalong-lalo na po sa President ng SMNI, Sir Marlon Rosete, na nandyan ngayon sa Makati Tower sa Pilipinas, sir. Magandang evening, sir. At higit po sa lahat sa ating pong chairman at CEO na walang iba kundi ang ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, mga kababayan, na siyang nagbigay talaga ng daan upang may sakatuparan po ang programang ito na wala pong ibang layunin at walang ibang dahilan kundi bigyan ng kaayusan at tingnan ang kapakanan po ng ating mga minamahal na mga OFW, na mga Overseas Filipino Workers. Tama. At good din po natin, partner, ang mga executive producers sa ating program. Yeah. Una kay Ma'am Linda Lizada, kay Ma'am Nori Cardona, Ma'am Bebot Carion, Ma'am Helen Panilan, Ma'am Rose, no? Kay Sir Marlon Ocobo, Sir Junis Cubar, kay Sir Bung Habalia. Maraming salamat po sa inyo. Kapapadala lang, partner. Oo nga. End of the week, end of the month na. So, mag-aantay na naman tayo, partner. Salamat po, mga sir at mga ma'am.
ilang araw lang, Pasko. Yes. Lang. Oy, si Ma'am Russell Laranas, Ma'am Rasi, nanonood. Hello po, Ma'am. Magandang evening po, Ma'am. Yan, isa po yan sa pinaka-executive producer natin, partner, na talagang walang sawang sumusuporta mga kababayan para po sa programang ito. Correct. Yes. Salamat po, Ma'am Rasi. Wow. Thank you po, Ma'am. At ganoon din sa lahat din po ng ating mga masugid na mga kababayan, ng mga masugid natin mga viewers, ha? Maraming salamat po mga dear kabayan sa patuloy po ng pagtangkilik ng programang ito. Maging ang mga lingkod bayan partner, good yes. Natin, no? Mga masisipag, mga magtutulungin, mga pinangunahan niya ng ating ambassador, Charles Jose. Yan, ating Consul General, Mama Nilandun Luis. Yes. Ang ating Labor Attache, Attorney Johnson Cañete. At ang kanyang assistant, Ma'am Violeta Buenaventura. Ang Social Welfare Attache, Ma'am Annie Mendoza. At ang kaibigan po natin partner, ang ating Welfare Officer, Ma'am Yunorma Bagal. Magandang yes. Gabi po sa inyo. Partner, nagdalugdog partner. Gusto ko sa... Mukusok, ang ulan na pod karon. Ginoo, tabang in town. Okay, at ganun din, binabati rin natin mga kababayan, lahat po ng mga Filipino communities all over Malaysia. Yan. Nagpasimula po yan, mga komunidad dito, ng mga masisipag na mga community leaders. Babatiin din natin sila, nanonood din sila ngayon. Ang URSG, ang United Resource Group. Okay. In Malaysia. Hey, Ma'am Aileen Yap, magandang gabi. Yes, at ganun din ang Kaagapay Group of Caregiver in Sabah. Sabah? Sel Pizarro, hello po, good evening. Yes, ang Fire and Rescue Association para Kuala Lumpur. Ma'am yan. Babe Rivera Wong, hello. Lahing Filipino Community in Sabah. And that is Sri Ma'am Verna. Yes, ang Business Malaysia Philippine Society. Yan. Dato Gina Tan, kumusta po kayo ma'am? Ang OFW Community in Kudat. Mayes Perez, magandang gabi po. Ang KL Pinoy. Kuala Lumpur Pinoy. Ma'am Melissa Core, hello. Yes, at ganun din yung shop niya dyan sa Kutaraya partner, yung Melissa Salon. Pasyalan nyo yan mga kabayan. Sa first floor po yan. Oh, yan. At ganun din ang Team Puyog, Tiilocano Group in Malay. Ayan, kay Ma'am Liz Luloy, kay Ma'am Yuli Ablan, at kay Ma'am Joyce Estillore na kanina pa po nakatapay. Magandang gabi wow. Po. Wow! At ganun din sa Pinoy Association in Labuan, Malaysia. Yan, ang PALM. PALM, kay Ma'am Eden Espinosa, ayun, yung kaibigan natin. No, ma'am Eden, yung pinangkal natin dyan. At ganun din ang FEMA. Cultural, Sports, and Welfare Society. Yan, kay Kabayan Leo Francisco. Makita ko yung mga YouTube ni Kabayan Partner patungkol dun sa... Driving license. Yan. Maganda po yun. Maganda yan. Sana lahat ng mga kababayan natin magkaroon ng Malaysian driving license dito. Yes. At ganun din, binabati natin ang Filipino... Filipino Job Seekers in Malaysia. Yan. Ang Filipino Association of Pinang. Ma'am Hermie Kamba, magandang gabi. At Ma'am Hermie, ang United Filipino Workers. Yan. Jane Love. Ang Filipino Club Sharing Job. Ma'am Rose Cantona. At ganun din ang Stairway to Hope in Tuaran. Hello Ma'am Marilu. Diyan sa Tuaran. Yes, at ganun din ang Stairway to Success Learning Center. Yan. Narinig na partner. Sir Victoran, magandang gabi po. Ang Kuta Kinabalu Filipino Community. Yan. Juliet Tatan. Ang United Architects of the Philippines in Kuala Lumpur. Hey, Sir Architect Jules Santos, sino po? Sir, good evening. Ganun din ang Bisdak in Pulau Pinang Filipino Community. Yan. Rolisa Lanoria, sino po? Mayong gabi yes. Nina. Yes, partner, itong Bisdak in Pulau Pinang, Filipino community, marami itong ginagawa, partner, na wow. Bayanihan drive din para doon sa relief operation. Relief operation. Para sa mga nasalantang kababayan natin. Wow. Kudos sa inyo, Adia, Mama, Ma'am Lu, Rulisa. Yeah. At ganun din ang Filipino Catholic community in Pinang. Babe Araneta, nagpapadala ito ng tulong partners para sa mga kababayan din natin. Yes, sa mga nasalanta. So, salamat po, Tito Babe, sa sasamahang FCCP. At ganun din ang Langkawi Pinoy Frontliners Group. Yeah. Mary Jane Kamba. Hello, Mary Jane. We unite OFW Survivor Malaysia. Daniel, hero nito.
ang Pinoy Support Group in Pinang. Yan, yung kaibigan ESG natin, Mama Lulit Prangos. Sino mang Lulit? Yes, partner. Ito, marami itong ginagawa rin na, yung relief goods partner. Yes, para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Gather sila ng mga donations, partner. Napakadami pong nabigay po na at na-donate nila, partner. Yes, kudos po ito, ha? Sa maraming kababayan salamat natin po, sa grupo ng Pinoy Support Group na pinaunahan ni Ma'am Lulit Prangos dyan sa Pinang. Yes. Ganun din ang OFW community in Kuta Kinabalu. Ma'am Gina Noynay, hello po. Ang Filipino Survivor Group in Malaysia. Mr. George Miguel, maganda. At ganun din ang sa Pico, ang Sandakan Filipino Community. Yan. Mercy Moran, hello. Ang Jofang Worldwide. Kapabayan natin sa Johor Bahru. Taga Johor Bahru. Ang Community of Filipinos in Pinang. Ma'am Ellen Gallardo. Yan. Sipag ito, partner. Lahat ng mga community dyan sa Pinang. Kudos po sa inyong lahat. Wow. At ganoon din ang AXLCTC, Group of Caregivers in Malaysia. Kapabayan rin, yan. Cyrus Gonzalez. Magandang gabi. Ang Filipino Viral in Malaysia. At kay Mama Sally Lo. Hello, Ma'am Sally. Grabe, kitang-kita ko yung mga post mo, Ma'am Sally, ba? Yung mga TikTok mo dyan. Ay, ako. TikTokers para ito si Ma'am. Wow. At ganoon din ang Ako FW in Malaysia. Yan. At kay Ma'am Maisel, Delphine de Veloz. Magandang gabi dyan. Wow. Oh, magandang samahan din ito. Ang St. John, Tahanang Filipino in Malaysia. Ah, ito, nakapanayam lang natin, partner. No? Pag-gabi. Si Ma'am Maggie. Hi, Ma'am Maggie. Hello, Ma'am Maggie. Maayong gabi. Sila, Ma'am Rolly, Ma'am Mary. Magandang gabi po. Wow. At ganoon din ang Ampo Sintro. Ayan. Ayan. Kay Ma'am Lizelle Rodrigo at yes, yung coordinator at yung secretary nila, Ma'am yes, Rose Jane Asuncion. Hello, Ma'am Rose Jane. Salamat po at nakarating yung order ninyo sa Caroline na content. Maraming salamat, yes, Ma'am Rose Jane. At ganun din ang OFW Death Aid Worldwide. Ayan. Kay ka-partner Jordan Zulweta. Magandang gabi po. Jordan, magkikita tayo dito, ha? Ang Tataka Pilipino, Coolest OFW Malaysia. Oh, kay Mama Jeanette Concha. Makapapanayan natin yung partner. Ah, ngayon? Maya. Oh, wow. Sige, excited na ako, partner. Ma'am Jeanette. Ma'am Jeanette. Hintay lang po dyan, ha? Ayan, excited ako. Tatak Pilipino. Tatak Pilipino. Magpatatak na tayo, partner. Yung mga hindi pa Pilipino dyan, magpatatak na kayo. Napaka-cool na samahan na to. Napaka-cool, partner. Yung title pala nila. Coolest. Yes, ganda na eh. Ayan. At ganun din ito, partner, Malaysian Humanitarian Organization. Yan. Yan. Dato Hishan at Ma'am Ana Lilia Cruz Laudette. Magandang gabi po dyan, no? Stay human. Wow. Yeah, mga ano to, partner, mga Filipino-Malaysian ito sila. Wow. At saka marami rin itong tinutulungan ng mga kababayan natin. Wow, magandang evening sa lahat. Kaya ka-partner, kabayang Edie Capindo na nanonood ngayon. Hi, Sir Edie. Magandang gabi sa inyo dyan. Kay Ma'am Michelle. Kay Ma'am Divine Dizon. Hi, Ma'am Divine. At ganun din kay Jelin Enriquez. At ganun din kaya Ara Asares, ha, nanonood ngayon. Magandang gabi sa inyo. Watching here live, very puting bahay. Nice program po. Salamat po. At ganun din kaya Danuso B. Rose. Nanonood. Wow. Yes. Ganun din kay Ma'am Marlene Montibon. Hello, Ma'am Marlene. Wow. At ganun din, partner, ating ka-partner na si si ka-partner Alan Raceles. Sir, happy birthday. Woohoo! Yan. Happy birthday. Happy birthday sa ating ka-partner. Yes. Ka-partner, happy birthday po. Ang SMNI News sa Calabarzon. Yan. Sa pangunguna po nating masisipag at magigiting na anchor at newsman dyan na si ka-partner Alan Raceles. Wow. Yan, namimiss ko na yan dito, partner. Wow. Namimiss na natin dito, no? Babalik ko, partner. Ako, ito po naman ang pinakamalupit. Oh, yan. At saka ano ito yung ano, tirador. Partner Alan, happy ng bayan. Yes. Kasi ito, partner, walang kinikilingan to pagdating sa mga opinion, mga isyo, mga ano. Ay, nako, talaga. Ayan, happy watching also kay Ma'am Edith Sibukaw Rukutan. Ayan, good po sa lahat. Ayan. Safe. Si Roxanne Diretso, nanonood din, ha? Magandang gabi sa inyong lahat dyan. At ganun din kay Liang Moy, kay Ma'am Lovelyn dyan sa Cameroon Highlands.
Ma'am Lovelyn, good evening. At ganun din, shout out din kay Sir Michael. At ganun din kay Shasha. Magandang gabi dyan. Mga kababayan, itong partner, kahit ang malakas ang ulan at humahaguros ang ulan dito sa Kuala Lumpur, mga kabayan, tuloy po ang serbisyo natin sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon at abiso publiko. Yan. Painitin natin, partner. Yes. Para sa mga mahalagang impormasyon. Walang makakapigil, partner. Correct. Grace Knight, good evening po sa MNI Malaysia. Yan, good evening po sa inyo. Marlene Montibon, nanonood. Hello po, kabayang Marlene Montibon. Yan. Ma'am Hermie Kamba. Yeah, at ganun din si kapartner Cherry Light Dansa. Hi, Ma'am Cherry. Yes. Magandang evening po. Pasensya na, Ma'am. Trabaho lang po ito. Nakakaya, partner. Ito pa naman. Luding-luding po ito, partner. Si kapartner Cherry Light. Yes. Halo po, Ma'am. Yung correspondent natin dyan sa Makati. Yun yung mga tinitingala ko doon, partner, na mga news correspondent talaga. Yung mga ano talaga doon. Mga veteran. Oo, mga veterano na yan sila. Anchor. Yes, at ganun din kay Edith sa Sibukaw, Rukutan, nanonood. Hello po, kabayang Edith. Good evening, Ma'am. Roslina, nanonood dyan. Kay Kathleen Jazelle. Good evening again and again, mga kabayan. Sama-sama muli tayong manood ng panibagong kwento ng buhay. Oh, napaka-excited ito sa Der Kabayan, ha? Okay po, ang tabayanan yan. Sharon Carr, good evening, sir. Watching here in Kuala Lumpur. Yan, happy birthday daw kay Sir Alan. Maganda gabi. At ganun din ang Damayang Filipino Association in Malaysia. Wow, magandang evening po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Damayang Filipino Association in Malaysia. Sa pangunguna yan ni Ma'am Ribing. Ribing Ricardo. Wow. Makapanayam natin next week. Next week, makakapanayam natin to. Happy watching also kay Ma'am Lu Unares Villa. Good evening po. Magandang gabi din po sa inyo, madam. Sa mga kababayan at mga pamilya at mga kamag-anak natin na nanonood ngayon sa Pilipinas, welcome po kayong lahat sa Serbisyo FW Malaysia, mga kabayan. Kabayang Nubi Abuan. Magandang evening, ma'am. At ganun din na... sa kapartner natin na si Cheryl Carr. Good evening po, sir. Watching here in Kuala Lumpur. Happy birthday po, sir. Okay. Happy Marlene birthday, ma'am. Marlene, nagtuyo ko eh dahil sa ulan. Magandang gabi, kabayan. Arnie, Jerry, more power po to your program. Thank you, SMNI. Edik Panelo Capiendo. Yes. At ganun din, nanonood si Richelle Ganob. Yan. At ganun din si Joyce Estiliore. Good evening to you both. Yes. Mga kababayan, ang programa, ang Serbisyo OFW Malaysia ay hatid po sa inyo sa ating mga masisipag na mga sponsor. Salamat po sa David Axel Restaurant, no? Resto, no? Yan yung lutong Pinoy na swak na balik-balikan. Yan, no? Kung gusto niyo mag-order diyan, nasa dito lang, oh. Yan, tawagan niyo na yan, mga kabayan, ha? Flash lang. Yes. At ganun din, ano pa, partner, yung mga sponsor natin, partner? Kabayan Silo. Ayun, yung kabayan. Itong Jetkeepers. Yan. Yung asan yung mga... yung mga Dear Kabayan Jacket natin dyan. Yung mga mag-order ng Dear Kabayan Jacket, just PM lang, i-PM nyo lang po ako para makahatid namin dyan sa inyo, ha? Buhay nyo, si. Si kapartner Jerry talaga yung personal message ninyo, ha? Ako talagang maghahatid, partner. Wow! Ano nyo lang po para mag-PM lang po kayo, present ko yung mga choices ninyo. Grabe yung servisyo mo, partner. Hindi lang publiko, privado pa, partner. Correct. Lahat, partner. Po. Yeah, graphic, ano yan, for graphic design and t-shirt printing. Yan. At ganun din, salamat din sa sponsor natin, yung ano, partner, Kila Belia si Tsakawan. Kila Belia. Bukas, partner, magpe-perform na ito. Bukas. Saan? Doon sa... dito na ba na sa Kuala Lumpur din, partner? Ano yan, partner? Saan? Mall na yan? Hindi pa. Sa studio nila, partner. Tama, oh. Sa studio yan, nila, Kila Belia. Yun. Awiting Pasko na yata yung baba na natin. Pasko, partner. December na, partner. Yeah, mafe-feel na yung Pasko dyan, ha? At ganun din sa Kabayan Silog, salamat po. At ganun din sa
Apollo Air, maraming maraming salamat po. At ganun din yung Horizon Express Cargo in Lab 1 kay Ma'am Marje Bermoy. Salamat, ma'am. Ayan, magandang gabi kay Sir George Dines Miguel, Park Kabayan. Magandang gabi po dyan. Kumusta ka na kayo dyan? Oh, yan. At ganun din sa mga kababayan natin nanonood ngayon doon sa Pilipinas. Uy, nag-aantay partner, yung mga kapartner din natin. Oh, Alicia Espina. Hi ma'am, good evening Sir Jerry, Sir Arnie. Noon kami live dito mga mga Cebuano, Bisaya, Subangjaya, shout out po. Wow. Uy, sa tanang mga kabisayaan nato diyan ha. Mga Cebuano, Cebuana, maayong gabi sa inyong tanan. Welcome sa programang Servisyo FW Der Kabayan. Ot mausab. Gi-greet nato karon si Ma'am Alma Antique na nagtanaw diya sa Mirih, Sarawak, Malaysia. Wow, maayong gabi. Yes. And also magandang gabi din kay Ma'am Ribing Corpus Ricardo. Yan, magandang gabi. Kabayan, Sir Lester Balye. Oh, binabati yung si Sir Lester. See you next week. Oh, next week. Oh, next yes. Week, partner, makapanayam natin yes. Ito. Oh, at ganda. Magandang gabi din kay ito, partner, nakakapanayam lang natin ng nakaraan, si Ma'am Maggie Rehinio. Wow. St. John. Tahanang Pilipino. Yan. Yes, mga katahanan dyan. Magandang gabi sa inyo lahat. Ma'am Maggie, good evening sa inyo, ma'am. At ang guest watches, nanonood, si Ma'am Marichu. Hi, ma'am. Maayong gabi sa inyo din na, ma'am. Ayan, kay Ma'am Ellen Gallardo ng FCCP, OCFP, no? Dyan sa Pinang. Yes. COFP, Community of Filipino yes. In Pinang. Kay Ma'am Ellen Gallardo. Mm. Ma'am Ellen, hello dyan. Yes, at ganoon din kay Ma'am Melissa Cor. Good evening po, yan. Mga kabayan. Oy, kay Ma'am Melissa, magandang evening, ma'am. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan, kung bisitahin mo yung salon ng Melissa. Melissa lang Salon. Putaraya Complex Partner sa first floor. Puntahan nyo yan, ha? Hindi pa tayo na pag-manicure-pedicure, partner. Puntahan talaga natin yan, partner, ha? Masyado na, sabi ko, isama mo ako, biniiwan mo ako palagi sa partner. Nakita na sana na, kami ni Mamilisa. Yan. At ganun din, kaya mga kababayan natin dyan. Kay Ma'am Beulie Bundok Abla, nanonood. Hi, ma'am. So, kay Long Sweet Pulvito, magandang gabi. Ha? Happy watching. No, marami po tayong tatalakayan ngayon at mayroon po tayong makapanayam mamaya sa antabayanan po ninyo. Yes, so ngayon mga kapartners at mga kabayan, ha? Pag-update po natin kayo sa COVID-19, ha? Ay, pali, okay, tama pala. Bago tayo mag-update, pasok na tayo mga kabayan, mga kapartner, sa isa. Woohoo! Yan, naantay ko yung tunog eh. Ayun, yan. Sa pinaka-inaabangan po ng ating mga manunood ngayon, mga kabayan at mga kapartners, na kung saan tayo po ay tatalakay ng mga napapanahong isyu, mga kababayan, na kinakailangan talagang malaman ng bawat isa. Eh, lalo na at ngayong gabi, tatalakay po rin tayo ng mga hinaing, mga panawagan, mga mahalagang abiso publiko, mga kababayan. At ganoon din, may makakapanayam din tayo ng mga community leaders para makilala natin sila at makilala sila sa buong komunidad, sa buong Malaysia. Ha? Kasi alam natin, pag mga Filipino community partner, ito po'y napakaganda po ng mga adikay at mga layunin nito. Mayroon din silang mga ginagawa, partner. Yes. Para po sa ating mga kababayan. Yes. Okay. Nabayanan po ninyo yan, ha, mga kababayan. Okay, so ano na, partner? Pasok na tayo. Okay, at tayo din, partner, ay magbigay ng tugon sa mga problema na nais mabigyan ng solusyon. Yung mga panawagan ng ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers. Ayan po, ipahatid po ninyo. Bigyan po natin yan ng solusyon. Yan. Mga legal matters. At samahan po nyo kami, mga kababayan, sa ilang mga sandali, no, sa ating talakayan sa mga sa gabing ito. Okay, update po tayo mga kababayan sa COVID-19 dito sa bansang Malaysia para inform po tayong lahat. At ganun din, COVID-19 update sa bansang atin sa Pilipinas at COVID-19 update din sa buong mundo na kung saan merong mga OFW. Dito sa bansang Malaysia, mga kabayan, mga kapartners, sa araw na ito nakapagtala po sila dito ng 935 na panibagong kaso. Okay lang, partner, parang bumaba siya, no? Wow, mataas pa rin, partner. Mataas pa rin, ano? Ay, ang good news, partner, kasi ang new recoveries nila, tingnan ninyo, yan sa monitor, 2,555. Ang daming gumaling. Wow! Good news. Yan ang pinakamataas nila, partner, na record na gumaling, naka-recover. Ay, napakalupit ng ano nila dito, no? Tapos yung pinakamataas din nila na kaso, partner, yung kahapon, ay nung
Martes. Oh. Ha? Tuwan din yun, oh. Oo, 2,000 mahigit din. At saka, good news din kasi, at least, 2 lang yun namatay. Oh, di ba? Ay, 3 pala. 3. Oh. Ito, mahalaga din ito, mga kababayan, ano? CMCO sa Kuching, ha? Magtatapos na bukas, Nobyembre 27. Wow. Oh, sa mga kababayan natin dyan. Okay, palakpakan naman natin dyan, ha? Kasi magtatapos na ang CMCO sa Kuching. So, sana all. Oh, makakalabas-labas na dyan yung mga kababayan natin dyan sa Kuching, sa Sarawak. And then, pangalawa partner, ano to? To. Ay, ito mahigpit to. Ah, EMCO, ipatutupad sa Kulim partner? Oh, sa Pinang yan, sa Kulim. Sa Kulim. Oh, Enhanced Community Control Order. Movement Control Order. So, lockdown. Total lockdown to. Sa Kulim. Enhanced talaga sa Kulim, dyan sa may Pinang. So, Kulim partner, sakop na ng Kida. Kida. Oh, sa kung nandun ka partner sa Butterworth. Malapit lang sa Butterworth partner. Yes, napakalapit lang partner. Ha? So yan po mga kababayan natin diyan sa Kulim, alam ko marami diyan mga kababayan natin. Bukas na po ipapatupad na po yung ano ha, EMCO. Nako po. Oh. Ngayong araw na itala muli ng Malaysia ang pinakamataas na bagong kaso na mga gumaling sa Malaysia sa isang araw. Yun na yun. Oh, palakpakan. 25. Sana araw-araw mataas ang gagaling. Para maubos na ito, partner. Para maubos na 'yon, oh, hindi na magkakahawaan, baka may mga Pilipino pang mahawaan ng COVID dito, 'di ba? Ito, okay. Sa Pilipinas naman, may ang panibagong kaso natin, umabot ng 1,394. 92. No? No, tumaas na rin, partner. Oh, oh. Medyo, ano, pero at least ganito nga na lang, partner. Yan. Oh. At yung recovery partner, 328 oh. lang, no? Inaanap yes. natin yung tag 28,000 na recover partner, tag 14,000. Kunti lang, no? Oh, compare mo dito sa Malaysia, 2,000 ang naka-recover mo sa araw na ito. Eh, sa Pilipinas, 300 lang. So, active case natin, 28,789. Yung mga background natin ni Ronaldin na engineer, wala tayong naririnig, ano? Yung mga ano-ano dyan. Oh. Oh, para maging masaya yung ano natin dito. Napakatahimik niya, ano? Ang lalamig, partner. Oh. Malamig kasing panahon. Yung mga pasok ng mga entrada, ba? Yung mga ganun ba? Bawat balita. Oh, dapat maririnig yun. Alright! Ayan, alright. 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 So, sa Pinas, partner, medyo madami-dami din namatay, 27. Oh, yan. At sa buong mundo, may panibagong kaso. Eh? No, sa buong mundo, out of 82 countries na mayroong OFW, mayroon pong 8 na 19. Yun. Madami-dami ito. For sure, partner, pagkaalam ko niyan, sa Middle East Middle pa rin East yan. Na naman oh. ito. No? Ng mga OFW at doon. At ang naka-recovered, 4 lang, no? Oh. At good news, walang namatay. Kaya nga eh. Yan, yan po ang COVID-19 update natin. Shout out muli kay Celeste Binag na nanonood. Kay Jane Fuentes. Ma'am, good evening. Ha? Naging dahilan rin ang bagyo mga kababayan sa biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon sa bansa natin sa Pilipinas. Kasi hindi na pinansin yung mga social distancing. Kasi hindi na mo mapapansin yan. Kasi doon mga kababayan, doon sa mga evacuation centers partner, kumpul-kumpul yung mga tao doon. Ulan talaga doon. Oo, kaya tingnan ninyo, parang lumubo din yung kaso ng COVID-19. Okay, iba pang balita tayo partner ano? At mga kabayan dito sa bansang Malaysia. Ha? Tourism Ministry inanunsyo na maaari nang maglakbay sa mga green zone area sa buong Malaysia. Wow! Yung good green zone lang. Yan. Oh, green zone lang. Ano ba yung mga green zone dito ngayon sa Malaysia? Parang 2 na lang ata ang natira, partner. 2 na lang. Yung so, Pahang at yung... Ano pa? Mm-hmm. Pahang at yung sa ano, partner? Yung munahan ng yung sa Alusitar? Sa Kida? Ano? Perlis. Perlis. Yeah, oh. Perlis. So, nung gustong pumunta ng Pahang at saka sa Perlis, mga kabayan, yung Tourism Ministry ng Malaysia, nag-aanunsyo na pwede na lang maglakbay. Pasyalan na tayo, pinatay ang gumala, partner. Alright. Pero paglabas natin ng Kuala Lumpur, partner, dyan pa lang sa toll gate, wala na. Talagang hanapan ka na. Eh, saan yung police, ano mo, dito? Na pwede ka magbiyahe, ganyan. So, kaya standby lang muna siguro standby tayo. Standby lang muna, na? Pero madali naman, partner. O, pwede na tayo makakalakbay-lakbay. Okay. Yan, pangalawa, partner. Mandatory COVID-19 screening i-require sa lahat ng dayuhang manggagawa sa bansang Malaysia. Ayun, yan. Mahalaga yan, mga kabayan, ano? Mandatory yan, COVID-19, partner. Yes. Mandatory po yan. By kumpanya yan, eh. Kung ikaw ay nagtratrabaho sa kumpanya, i-required po yung mga company ngayon, ha? Na ipo-force talaga ng mga employer nila na ipa-screening ang lahat. Eh, maliban kung wala kang kumpanya, eh, nandun ka lang sa bahay ng amo mo. Yan. Eh, kung amo mo naman, gusto kang ipa-COVID-19 screening, yun.
nasa amo na yon. Yeah, kasama na rin yon, no? Oo. Pero kahit na ano mo nga kanina partner, kahit off yes. mo, i-screen ka pa din. Kaya nga eh. So mandatory po 'yan mga kababayan. So wag lang din kayo matakot kung wala naman kayong COVID. Mas maganda nga eh para ano eh. Oh, shout out pala si yung kapartner natin sa kabilang newsroom, no? Si Prince Howard. Yung candidate natin sa Kuala Lumpur. Oh, magla-live siya ngayon doon sa SMNI. Central. Na ano, weekender, ano ba yan? Yung Newsline World. Newsline. Yan. Nandun na siya sa kabilang studio, ano? Yan. Sipag din yung ano natin yan, yung kapartner natin. Pangatlo partner. Yan. Ito, Top Glove. Inatasan na magsagawa ng screening at isa ilalim sa quarantine ang mga manggagawa sa labas ng EMCO area. Ayun, yan. So, nire-required na yan, partner. Oo, required na talaga, partner. No? Sa ilalim talaga lahat. Especially yung labas ng EMCO. Dito sa Kuala Lumpur, kasali na tayo dyan. Sa Silangor, lahat-lahat, partner. At ganoon din, pagbago ng SOP para sa mga manlalakbay sa Sabah, kasunod ng pagbagsak ng mga kaso ng COVID-19. Ano kaya ito mga pagbago dyan? May mga SOP po na nababago dyan. Minsan, pinahihigpitan. Especially dyan sa Sabah kasi maraming bagsak dyan. Bumabagsak na kasi yung kaso ng COVID-19. Medyo luluwagan na ng kunti, partner. So, at least, makagala-gala na tayo, makagalaw-galaw na tayo kung saan man natin gustong pumunta para magtrabaho, mga kabayan. Distrito ng Kuching, napabilang nasa orange zone. Ayun. Medyo maluwang na yan. Tama-tama lang yan. Pag orange zone, yan sa Kuching. Kuching means pusa yan eh. Sa atin, sa Sarawak. Okay, niluluwagan na. Apat na kaso po sila today. Mababa na partner. Apat lang. So mababa. Kasi noong nakaraan, tag-isandaan sila eh. Kaya tatanggalin na yung CMCO doon. Okay, at ganun din kay Lo Onares Villa. Hi ma'am, good evening and welcome po sa Servicio OFW. Yan, happy watching also partner kay Maria Hugutira and kay Ma'am Junalet, maganda gabi po, at kay Maria Ruka Cañete. Ito partner, ito mga kabayan, paalala po sa ating lahat, bagong ato, ibang balita to. Tatlong ahente, mga agents ng mga dayuhan sa Malaysia, agoy, arestado ng MACC. Ano yung MACC? Malaysia Anti-Corruption Commission. Isang abogado kabilang sa tatlong na aresto. Nako, abogado na aresto. Ahinti-ahinti yan sa mga dayuhan, mga foreigner dito sa Malaysia. Ayon sa Malaysian Immigration, mga kababayan, ang ginagawa nito is yung mga flying passport at saka mga sitting counter ang kaso ng mga suspect. Nako. Kaya nga eh. Kaya ingat-ingat tayo sa mga kababayan natin dyan na nagpa-flying visa. Alam nyo naman, makaka-relate kayo niyan, especially yung mga OFW dito, mga tourist visa. Na matagal na dito, alam nyo yan kasi kalakalan yan eh. So, ingat po. Marami tayong nakaka-encounter yan. So yan po mga kababayan, tatlong ahinte ng mga dayuhan sa Malaysia, mga foreigner, dito sa Malaysia. Arestado po sila ng MACC. Isang abogado pa partner, na aresto kasi parang kasabuat din yata eh. Kaya sabi ng immigration ng Malaysia dito na yung mga kaso nila mga kabayan, yan po yung flying passport at saka sitting counter. Yun. Price range para sa RT-PCR COVID-19 testing sa Pilipinas, inilabas na. Joint Administrative Order para sa standard price range ng RT-PCR test nilagdaan na ng DOH at DTI. Hindi lalampas ng 5,000 piso lamang. Papayaran at least medyo good job partner. To partner. Magandang balita to, ha? Yan. At saka OWA Kuala Lumpur, mga kababayan, yung welfare natin dito. OWA Kuala Lumpur dito sa Malaysia, nilinaw kung sino ang sasagot sa mga personal needs ng mga kasambahay. Nilinaw, partner. Yan. Sino ba? Okay, ano yan?
Okay, mamaya na ang current events natin, ano? Kasi mag-interview tayo mamaya. O, sige, after nito, sa iba pang balita, may interviewin tayo, partner. Yung president ng samahan. Okay. O, tingnan ninyo, mga kababayan, ha? Nilinaw ng UWA dito sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, kung sino ang sasagot ng mga personal needs ng mga kasambahay. Kasi marami kasi nagtatanong dito, sino daw yung sasagot sa mga personal needs nila? Kahit mga sabon, kahit mga... Duro yung partner, pati ito yung ganun. Mga amo pa nila ang... gusto pa nila ng mga kasambahay na yung mga amo pa mo provide niyan. Hoy, Diyos ko, kaya sinagot po tayo ng UWA, mga kababayan, kasi pinabot natin yung mga kahit ganitong ng mga ganito ng mga tanong. Oh. Kaya na binalita din natin to kanina, partner. Ayun, ha? Okay. Oh, not. Russia handa na sa pamamahagi ng Sputnik V o Sputnik 5 vaccine. Ayun, ready na yung Sputnik 5 partner. Ito na yung sabi nga ni President Vladimir Putin, partner, na talagang bigyan nila ang Pilipinas niyan. Yan. Good news po yan, ha? Okay, ha? May nagpapatanong dito, ha? Okay, gandang gabi po, kabayan. May nagpapatanong lang po from Sabah. Totoo daw po ba na ang travel documents para sa mga gusto umuwi, may bayad? May bayad ba ang travel documents? Yun daw mga may passport pero walang visa. Pag kumuha ng travel document, wala, pero sa mga wala daw talagang passport, may bayad daw. O may bayad daw po ba ang pagkuha ng travel document? Salamat po, kabayan, sa inyong info. Kung meron kayong passport, mga kabayan, hindi po kayo i-issuehan ng travel documents. Kung lost passport kayo, wala kayong passport, yan, i-issuehan po kayo ng travel document. Kung may bayad ba, sa embassy po kayo magbabayad niyan. Pero doon kasi kayo kukuha ng travel documents sa embahada natin. Ngayon, pwede po kayo makipag-appointment ngayon kasi bukas po yung embahada natin. Di ba? So, yan po mga kababayan. So, ang bayad partner, di lang natin alam kung magkano ang bayad. Tanungin natin, pero may bayad yan. Kunti lang naman yan. Yan po, mga kapartner Claire Santiago, nasagot po namin ang inyong tanong. Ito. Ano pa, Pinoy Support Group o PSG sa Pinang? Tuloy ang pagsasagawa ng relief distribution at donation drive para sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Wow. Mga opisyal ng grupo sa pangunguna ni Ms. Lulit Prangos, pinasalamatan ang mga nakiambag para sa nasabing proyekto. Wow! Kudos no, ng Relief Good job, ha? Yan, natin yan, mga kababayan. Sana hindi lang po yung Pinoy Support Group ang gagawa niyan. Alam natin marami nang gumagawa niyan. Maraming mga community partner dito sa Pinang, mga Philcom. Yan. So salamat po sa Ayan po si Ma'am Lulit from partner. Saan ba si Ma'am Lulit? Yan, hindi ko pa nakita si Ma'am Lulit in person, yung, ha? Partner. Yung sa kanan. Wow, yung suot niya, partner, Pilipinas, Philippine flag. Wow. Okay, ano pang kasunod, partner? Ito. Christmas caroling sa Pilipinas, ipinagbabawal ng IATF ngayong darating na Kapaskuhan. Of course, partner. Bawal yan kasi mga bata lalabas doon. Tama lang po talaga. For safety, partner. Mga bata, ha? Bawal po mga ruling magpunta-punta sa mga maggala-gala ngayong Pasko. Ha? Huwag po na mga ruling. Kung magka-ruling kayo, mag-online, virtual na lang po ng ka-ruling ngayon. virtual na po yung pangangaruling natin ngayon, ha? Kahit nga ako dito, nangangaruling ako minsan, kumakanta na lang ako dito. Namamasko po! ngayon, modern naman tayo ngayon, new norm sa tayo ngayon, ha? Sa social media tayo, mga kababayan. So, yan po, maganda po yan para hindi po lulubo at dadami pa yung mapiktuhan ng COVID-19. Yeah. Ma'am Vilma Aranita, gandang gabi po. Magandang gabi din po. Hi, Tita Babes! Sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Filipino Catholic Community in Pinang. Wow. Magandang evening po. Ito din, partner, yung samahan na to. Ang dami pong tinulong para sa mga kababayan natin na salanta. Dito pinapadala nila, partner. Pinapadaan dito. Pinapadaan dito yung mga tulong sige lang, nila. Dapat nabigyan natin sila, partner, ng mga pictures kung saan talaga nakarating yung mga binibigay nila doon.
Nandun na kasi, tapos dapat nandun din yun, dapat nandun yung ano nila, logo ng samahan nila, partner. Oo, para makita talaga natin. Yes, o gawa natin ng paraan yan. Happy tawagan natin kay, yung Ismiray Manila natin. MCRG Leah, maganda gabi po. Ha? Jackie Discaya, good evening po, kabayan. Okay, so hindi natin patatagalin, partner, kasi okay. Para nag-aantay na yung kababayan natin. Excited din po ako na makakapanayam ito, partner. Okay, so mga kababayan, meron po tayong makakapanayam ngayon sa gabing ito. Isang samahan po ng mga Filipino community dito sa Malaysia. Yung tinatawag na Tatak Filipino. O, college to, partner, OFW Malaysia Community. Mapakita nga natin yung logo nila. Yan, para makilala natin sila. Tatak Filipino. Oh, yan. Ah. Makakapanayam natin ngayon ang kanilang president na si Ms. Jeanette Berlandino Concha. Yan. Bukas na ba yung linya natin sa komunikasyon natin? Nandyan na siya? Nandyan na ba si Ma'am Jeanette? Ano? Nandyan na si Ma'am Jeanette? Yan. Happy watching kay Ma'am Lucibel Dobriro. Thank you and good evening. Ayan. Yes. Excited nila kung makakapanayam to, partner. At Nancy Kambay Kaakbay. Kaakbay. Mga kababayan natin diyan sa Damayan Filipino Group, Filipino Association in Malaysia. Wow, magandang evening po sa inyo lahat. And kay Ma'am Arlene, good evening po, Kabayan Jerry and Kabayan Arnie. Magandang gabi din po. Hi Ma'am Arlene, good evening. At ganun din yung si Ma'am Judilyn Judy Piñadilap. Okay, magandang evening po ma'am. Welcome po. Okay. Okay na ba? Bukas na siya sa yung makakapanayam natin ngayon. Okay. Nawala . Tawagan nawala yung signal niya. Okay, patuloy tayo sa ating mga discussion ngayon ng mga mahalaga. Okay, so pasok tayo mga kababayan sa mga current events natin. Ito, napakahalaga po nito mga kababayan, ano? Mga kapartners. Ito, dito ha, mga magulang, ayun, ito yung napapanong issue mga kababayan. Kaya sa mga magulang na nandito sa Malaysia ha. Halos ng laman ng social media partner ito. Kaya nga mga magulang na nawala ang anak dahil sa panghikayat ng makaliwang grupo, yung mga leftist ha. Puno ng pagdadalamhating dumalo sa pagdinig sa Senado kaugnay sa rintaging isyo sa mga legal front ng CPP, NPA at saka NDF. Yan ha. Pero muna partner, mga anak nila, siyempre sila nagpapalaki noon. Kaya hindi yun ang plano nila sa kanilang mga anak. Tapos ito lang itong mga taga... Leftist na to, yung mga partner. NPA na to, ngayon, natuldukan na kayo ngayon, ha? Sana mabuwag na talaga itong mga makabayan black partner. Kahit yung mga nasa, kongreso partner, na mga, mga makabayan black. Oy, kayo, magsiayos talaga kayo. Ngayon, partner, lumilitaw na sila. Kaya nga, Pero ininyo, pinapag-aral ang mga anak, ha? Ng mga mabubuting mga magulang, tapos nire-recruit ninyo para maging NPA, tapos lalaban sa gobyerno, napakaano nyo, tapos yung ano pa naman nila partner, yung pinuno nila na si Juma Sison nandun sa Netherlands, napapakasarap ng buhay niya doon, tapos kayo, nasa bundok ka lang kayo, at least kind partner, ilalam mo kayo, tapos yung pinuno ninyo, nagpapalamig lang doon, at saka ang dami pang babae, wala kayo. Wag kayong paluko sa mga ganyan, ha? At this time, partner, na sila, partner, yes. Tanggalan na ng maskara. Yan, namulat na rin ang taong bayan. Correct. Nakilala na rin kayo na kayo po ay mga... Mapaglinlang. Mga, mapaglinlang at saka kalaban po kayo. Kaya ngayon, yung anti-terror bill na pinasa na ngayon, partner, kaya nagsilitawan, nagsideny na yung mga na hindi daw sila kaanib sa... hindi daw sila mga NPA. Is kayo nga yung nagre-recruit. Ayos kayo, ha? Yung si Sara Ilago. Ay, nako. Nako, grabe. Payang-iyak pa, partner. Dapat ikaw, makulong ka talaga. Yan talaga. Wish namin ngayong Pasko, makulong kayo. Hindi lang si Sara Ilago. Sino pa yan? Ha? Yung mga member ng makabayan. Ay, yung mga nila, yung nasa Congress ng mga mga legal front nila, partner. Nako. Sige, partner. Ano pa, partner? Ha? Ilang miyembro ng NPA sa Central Visayas nagbalik loob sa pamahalaan. Iba't ibang armas isunuko. Ayun. Yan ang pasula. Yan, Yan. Yan. So, tingnan naman ninyo.
napakagandang ano yan, accomplishment yan ng gobyernong Duterte, di ba? Kaya pakiisa na lang tayo, samahan natin yan. Kasi 52 years na sila partner, wala namang resulta. Kasi kung hindi kasi kayo susuko, ha, mga kababayan natin ng mga NPA pa ngayon, pag hindi kayo susuko, tutugisin kayo ng gobyerno. Okay. Oh, para mga ano na rin kayo, mga terrorist na ang tingin ng gobyerno sa inyo. Terrorist na talaga, partner. Terrorist na talaga kayo. Eh, kami lang ang ano sa inyo, hahabol sa inyo, baka ang pupugutan na namin. Ayan, nakahanda na ata, partner, si Mama Jeanette Berlandino Concha. Oh, yan. Yan na, Melissa Core, shoutout po sa President and all officers and members ng Damayan Malaysia Chapter. Yan. President Ribbing Corp po, si Ricardo. Good evening po. Ayan. Okay, so nandyan na si Ma'am? Huh? Okay. Oh. Marge De La Cruz is watching. Happy watching po. Vilma Araneta, Ma'am Babe. Ihang na yung mga NPA na yan. Kaya nga eh, dapat kasi talaga. Firing squad natin, madam. Dapat maubos na talaga yan at matapos na yan. Grabe yung mga pinagagawa. Panggulo kasi yan sa bansang Pilipinas natin. Correct. Mga kabayan. Gadya Mary Claudette, magandang gabi po, kabayan. At saka pasalamat tayo, partner, kasi may maraming mga matatapang na ngayon na lumilitaw ba? Dahil yan sa presidente natin. Yes. Oh, si Kay Eric, kudos po sa iyo, Kay Eric. Yan yung makasamahan niya. Yes. No? Yung makasamahan din po niyo na lumulutang na ngayon at ninisisiwalat niyo na yung katotohanan na nandito po kami, nakaback up po kami para sa mga dalangin para sa inyo. Correct. Mabuti po yung mga ginagawa po ninyo. Yan. Okay. So, bukas na yung linya ng komunikasyon natin. Nandiyan na si Ma'am. Wala pa siyang audio. Pabukas yung audio niya. Gandang gabi, kabayan, from Gladja Mary Claudette kay Ma'am Ms. Matli. Ingat po tayong lahat. God bless. Ayan po. Yes. Ani Adrento Tabuco. Mm-hmm. Magandang gabi po. Yes. At ganun din kay Kabayang Leo Francisco na nanonood ngayon. Kabayang Leo, sa mga samahang tema, welcome po sa Servisyo FW Malaysia. At ganun din na hinaing at reklamo, mga kabayan, ha? Pwede nang ipaabot sa gobyerno sa pamamagitan ng text message. Yan. Kung meron na po tayong mga hinaing, ha, mga reklamo na pwede nang ipaabot sa gobyerno, mga kababayan. So ito, mahalagang abiso ito. Ha? Ang gobyerno natin. Kahit hindi ka na personal na magpunta doon, partner. Kaya nga eh. Report ka lang. Yan, ha? So yan, maganda to, mga kababayan. Mga kung tayo po may mga hinaing at mga reklamo, ha? Pwede na po natin yan ipaabot sa gobyerno. Correct. Through text message lang po, mga text kababayan. Di ba? So yan, napakaganda, partner. Napakadali na ng komunikasyon natin ngayon, ha? Panghuli, partner. Okay. Yan, ano pa yan? Panghuli natin, ha? Tatlong araw na relief operation, naging matagumpay. Libo-libong residente sa Isabela at Cagayan, nagpasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa tulong na ipinaabot nito. Wow, tingnan mo niya naman, mga karumayan. Oh. Tatlong araw po yan, day 1, day 2, day 3, ha? Walang hinto. Yung mga tulong pamimigay natin. Pamimigay, partner. Na mga ayuda na pinamimigay. Ayan. Sa mga kababayang nasalanta doon sa bagyo. Ha? Sa mga baha dyan, sa Cagayan, at saka sa Isabela. At din po niya sa Seminay, no? Yes. Subong Seminay International. Yan. Sunshine Philippines Movement, Children's Joy Foundation. Yes. At higit sa lahat, salamat po sa ating chairman at CEO, kay Pastor. Sir, salamat po, sir. Grabe po ang tulong po ninyo na binigay po ninyo. Walang humpay, mga kababayan. Correct. Yan. Okay, so bukas na po ang ating linya ng komunikasyon na makakapanayan po natin sa gabing ito. Ang president po ng Tatak Filipino. Coolest! Yeah. OFW Malaysia Community na si ang President Partner, si Jeanette Berlandino Concha. Ma'am Bernadette, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Live na tayo, ma'am. Live talaga, madam. Okay. Ay, magandang gabi po ka Jerry Blake and ka Arnie Jones. Yes, wow. Hoy, nakita ko na si ma'am. Hi, Ma'am Jeanette. Welcome po sa servisyo. Good evening po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nanonood. Yes. O sige po, ma'am. Bati po muna kayo, ma'am. Baka may gusto kayong i-shoutout ngayon ng mga ano natin dyan, mga ka-OFW, mga kababayan, mga ka-partners, at mga kapamilya, mga kapuso, mga kaibigan. O, lahat-lahat na.
Ayan, sige, bago po ang lahat, gusto ko munang batiin yung aking mga members dyan na nanonood kasi hindi ko na makita kung sino yung mga nanonood dahil ano na yung ano ko. So, mega shoutout dyan sa lahat ng mga members ng Tatak Filipino Cooles. Hello, nandito po tayo ngayon live. Medyo nininervious ako talaga. Wow. Kasi expected po ito. Wow, grabe. Oh, alam niyo ma'am, napakaganda po ng ano, ng pangalan pa lang ng samahan eh, Tatak Filipino. Oh. Oh, cool na cool partner. Cool na cool. Bakit pa bago ka magtanong partner, nahan ko muna ito. Ma'am, bakit mayroong Tatak Filipino tapos may coolest? Ano 'yun? Bakit ganoon? Eh, hindi nga pwede ang mga mainit doon. Dapat yung mga cool lang. Oh, ako na sumagot. Opo, actually yan. Hindi naman ano, siyempre cool talaga tayo. Kailangan nating maging cool kahit anong mga problemang dumating sa atin. May mga meron din po naman mga nangyayaring mga sama ng loob, pero at the end of the day, nagiging cool pa rin tayo. Kaya ganun po. Wow. Yeah. Yun tatak ang Tatak Filipino, Filipino. Kasi, yan, Tatak Filipino kasi hindi po tayo nagtatanim ng mga sama ng loob. Basta cool, cool lang tayo. Wow, ang sarap naman ito, partner. Kumbaga, spread love. I hate. Like it. Wow, Diyos ko. Nako, grabe ma'am. Kahit ha, cool na nga kami dito ma'am sa studio. Pero yung nabasa namin at yung mga pinagsasabi mo ma'am, lalong lumalamig po dito. Okay, so welcome ma'am at saka live tayo ngayon ma'am sa ating programa. Buong Malaysia, buong mundo nanonood sa atin ngayon. Wow. Ayan nga po ma'am. Okay, Mama Jeanette. Okay, tanungin ko na po kayo, Mama. Paano po nabuo ang inyong samahan? At saka, sino-sino po ang mga binubuo po nito, Ma'am? At kagaya nga po kasi ng mga Filipino community dito, isang sektor lang po sila, di ba? May mga community dito, kagaya ng caregiver group. Lahat lang talaga mga caregiver. At saka, meron dito ibang group. Isang mga ganong sektor, ma'am. Yung kayo po ba, sasamahan po ninyo dito sa Malaysia, halo-halo na po ba? Iba-iba na rin po ba? Opo, Sir Arnie. Kami po ay mga OFW po rito. Lahat po kami rito ay halo-halo na po. Meron pong mga caregiver, meron pong mga kasambahay, mga professionals din po. So, ang Tatak Filipino Cooles po ay nabuo sa pamamagitan lang po ng Facebook group noon. Gumawa po ako ng page kung saan hinihikayat ko ang aking mga kaibigan muna. And then after that, kalaunan, nakapagbuo kami ng mga opisyalis namin. Dahil kasi nakita ko po yung kapasidad ng mga OFW na pwede kaming magtatag ng isang grupo na makakatulong din sa bawat OFW dito sa Malaysia. So, yun po. Wow! Ganda po, ma'am. No? Kailan po nag-start, ma'am, yung samahan, ma'am? Actually, nag-start po yan noong 2011, bali sa Facebook lang po siya. So, mga group of friends until one time nagkaroon po kami ng mga get together and and 2016 po, yun po yung talagang nagtatag na po kami ng mga officers namin na at nagpa-registered po kami sa Filipino community na na inaanuhan po ng Philippine Embassy. So, ayan po. Kaya, nandyan po ang Tatak Cooles OFW Malaysia. Ma'am, sa ngayon, ma'am, ilan na po yung ano natin dyan, yung population po ng samahan? Sa mga active po, pag may mga event po kami, dumarating naman po sila, siguro mga nasa 100 po sila, pag mga yung mga event po talaga na magsama-sama po kami. Ah, wow. Okay, ma'am. Napakaganda po. At saka yung samahan po ninyo na Tatak Filipino Community, ma'am. Ano-ano po yung mga misyon, yung mga mission and vision, yung mga ma'am, para po sa mga kapakanan po ng ating mga kababayang OFW dito, ma'am, sa Malaysia. Ano-ano po yun, ma'am? Yung mga layunin natin, yung mga mission yung, para sa samahan? Yung layunin ng Tatak Filipino Cooles ay hinihikayat namin ang aming mga kapwa OFW para magkaroon kami ng isang malusog na pamumuhay habang nandito kami sa Malaysia. Ito po yung pamamagitan ng pagbibigay ng tugon, mahusay at mabuting ugnayan para sa amin na yung maging
ano na rin namin ng libang at kasiyahan po during sa mga off days namin. So nagkakaroon po kami ng mga events, sumasali po kami ng mga gatherings sa yung hindi namin po sinasayang yung aming mga off days na binibigyan naming kabuluhan. Yes. Yung bawat araw na inilalabas namin. Wow, napakaganda partner. Yun ang magugustuhan ko sa mga ganung partner, yung mga kasama na instead na pupunta. At saka po yung yung mission din po namin is yun po na para makatulong din po kami sa ating mga OFW na mga nangangailangan. Wow, yes po. Yan. Kasi instead kasi ma'am kung panahon ng mga off day, instead na pupunta doon sa mga walang kabuluhang bagay, dito na lang po sa samahan, di ba? Correct. Marami pang matutunan. Di ba? Yes po. Oh, wow, napakaganda po. Sabalik, isa ka partner, Jerry? Gumagawa po kami ng mga events na yung mapaglilibangan namin. Na, wow. At pumunta tayo sa mga disco-disco, ganyan. Magsama-sama tayo para maging... makabuluhan talaga yung ating mga office. Yes. Wow. Speaking of events, madam, gatherings, no? Ano-ano po yung mga sinasagawa po ninyong mga aktibidad, mga events po ninyo sa inyong grupo, no? Sa mga nagdaang taon, yung, kasi 2011 po sila nagpapasino partner. Oh. No, at this year, madam, kasi nabutan ni tayo ng pandemya. Ano din po yung mga ginagawa po ninyo sa panahon ng pandemya ng grupo po ninyo? Mayroon ba kayong mga bayanihan? Kasi may nabalitaan kami, tayo partner, itong tinatawag po ninyong Bayanihan Relief Goods Operation para sa mga no work, no pay. No, kasi marami, alam po natin na marami pong no work, no pay sa panahon ng pandemya. Ano po ito, madam? Ano po yung mga ano ninyo doon? Yes po, Sir Jerry, nagsagawa po kami ng mga pagtulong sa ating mga kapwa OFW na napahinto sa kanilang mga trabaho during the lockdown nitong last few months. So, nag-ambag-ambag po kami at may mga donors po kami para po makapagbahagi kami ng mga relief goods na ibinibigay namin sa ating mga kababayan. Wow. So, maybe nung nakaraang last May po, nakapag-distribute din po kami ng around 100 sa mga 100 recipient din po na ang aming mga natulungan dito po sa tulong namin na ayuda para sa mga no work, no pay. Dito lang po ba yan sa Kuala Lumpur, madam? Kuala Lumpur po at saka nearby Kuala Lumpur like PJ. Yep po. Okay. Wow. Umabot din po kami dito sa may Kipong. Ay kasi po ang ginamit lang po namin dahil wala naman po kaming yung sasakyan, no? Gumamit nung una po yung first batch namin, gumamit po kami ng Grab delivery o yung tinatawag na Lala Moves. And then nung mga second batch po, meron na pong tumulong sa amin na isang Malaysian citizens na mayroon po siyang sasakyan, yun po yung naging kaagapay namin sa pag-distribute namin ng mga relief goods sa yung pang hindi po siya humingi ng kahit anong mga kapalit or nagpa-charge. Baga parang itinulong din po niya sa amin ito para sa ating mga OFWs na nawalan po ng mga trabaho or napahinto po during that days. Yung mga natulungan po niyo, madam, yung membro niyo lang po ng sa inyong samahan? Ay, hindi po. Ito po ay open po sa lahat. Kasi sa mga members po namin, very few lang po talaga yung mga kumbaga nabahagian namin ng tulong that time. Kasi yung mga iba namang members namin is usually mga stay-in. So yung mga natulungan po talaga namin during that ayuda para sa mga OFW na wala ng trabaho is mga outside po sa aming mga grupo. Okay yan. Sige po Ma'am Janet, kasi dito rin may lumalapit din sa amin dito na mga nanghihingi din po ng mga tulong na ganyan. So pwede din po na ba kami na mag-endorso din sa inyo, sa inyong samahan? Halimbawa, yes po, sir. Okay, sige po. Yes po, sir. Hanggat makakaya ng grupo namin, tutulong po kami. Yes, ayan. Wala naman din talaga ibang magtulungan partner, di ba? Kundi tayo-tayo lang din, ma'am. Yes okay, ma'am. Kagaya ngayon.
Sakali pong matapos na itong pandemya, oh, kasi ngayon, COVID pa tayo, eh, di ba? So, hindi pa tayo makapag-gather-gather ng kagaya nung dati, na may mga ano tayo, may mga events, may mga events tayo na ano. Eh, may nakahanda na po ba kayong mga ano man, bagong proyekto at mga aktibidades para po sa aktibidades ninyo, sasamahan para... Yun na nga po, gaya ng nabanggit ninyo, dahil nga po dito sa pandemic na nangyayari, marami po kami talagang mga proyekto itong taon na ito. Kaya lang po na-postpone din po dahil nga po dito sa nangyayaring pandemic natin. At saka, so yung mga activities na nakaplano po is itutuloy po namin yan pagkatapos po ng pandemic. Wow. Ito po, meron po kami kasing mga, ang tawag nito, yung event po namin is like last year po kasi nagpa-event po kami ng charity event. Yung nagpa-search po kami ng search for coolest ramp. Ito po yung mga nagwagwapuhang mga lesbians, kababayan natin dito. So, last year po nagkaroon po kami noon and itutuloy po namin ito sa next year kung pwede na po tayong magkaroon ng yun ang caterings na medyo malaki-laki. Coolest ramp. Oh, at least basta yes, ma-enjoy lang yun, malibang lang yung mga Pilipino natin. At least pag dito naman sa Samahan Partner, maganda to eh. Kasi mag-guide din yung mga kababayan natin. Kagaya nga po na napanayam namin kagabi, ma'am, yung St. John Tahanan, di ba? Last Tuesday. Samahan din po yun ng mga Pilipino. Maganda din yung layunin nila kasi... top priority nila kasi spirituality eh. Kasi sa St. John Tahanan so sila. So, kailangan talaga yun ng mga kababayan natin yung guidance pagdating sa mga spiritual na mga ganun. Eh, sasamahan din po ninyo. Eh, mahalaga din po talaga yung ginagawa ninyo, ma'am, para at least safety ang lahat ng mga kababayan natin. Yes po, sir. Totoo po yan. Safety talaga yung mga kababayan natin. Okay po, ma'am. May tanong ka pa, partner? Ito. Partner, eh na tanong mo na ito. Oh, yung ano ito partner. Maaari po ba naming malaman, madam, kung may panawagan kayo sa ating embahada ukol sa pagbibigay ng solusyon sa mga bilang kasi ito partner si Ma'am yung presidente ng samahan ng Tatak Pilipino Coolest. Siyempre yung mga kasamahan po natin, madam, diyan sa inyong grupo wala pong ibang lalapitan kundi kayo. Oh. No, kasi kayo po yung kumbaga yung ina ng grupo. No? Ano-ano po yung mga problema natin diyan sa inyong grupo, madam, yung mga hinaing nila ng inyong makasamahan na pinaabot po sa inyo at ano po yung panawagan ninyo, no, kung mayroong mga legal matters doon sa embahada natin, no, ukol sa pagbigay ng mga solusyon para po sa pangailangan ng ating mga kababayan. Yes po, Sir Jerry. Meron po akong mga nare-receive na mga complaints din po sa aking mga members na yung katulad po sa mga amo nila na yung mga iba ay hindi po sila binibigyan ng sapat na pagkain, sapat na pamamahinga sa kanilang trabaho, at yung sweldo nila hindi nila nahawakan. So, pag nilalapit po naman po ito sa ating embahada, lalong-lalo na po sa ating labat at kay Labat. Kasi yung bagong Labat po natin ngayon, hindi ko pa po siya naaanuhan ng mga, nahihinga ng mga tulong dahil sa panahon ngayon, wala pa po namang humihingi ng tulong sa akin about sa ganito. Pero yung previous Labat po natin na si Ma'am Elizabeth Estrada, every time naman po na magsabi po ako sa kanya ng mga ganitong hinaing ng ating mga kababayan, lalo na ng mga aming mga member, ay tinutugunan naman po nila agad-agad at hindi naman po nila ito binabaliwan. Medyo nadidelay lang kasi syempre hindi naman natin maaalis sa kanila na yung sa dami ng mga suluranin na inaasikaso nila o mga problema ng ating mga OFWs, medyo nadidelay, pero natutugunan po lahat yun. So, para sa akin po is, maayos naman po ang ng ating embahada. Wow. Good news yun, partner. Yeah. Kasi sa ngayon, walang mga problema sa grupo nila. Yes po. Wala po naman ako. Sa ngayon po, wala pa naman po akong nare-receive na may humihingi ng tulong, na ganito, ganyan. So, lucky po ang aming grupo kasi medyo mga ayos yun na nga, mga cool. Kasi syempre, kailangan nating magtiis, magtiyaga sa ating mga trabaho. Kasi, yun na nga po, sir. Cool lahat.
Wow. Cool lang. Ma'am, maraming maraming salamat po. Ma'am, ano, sa napaka-special po ninyo na oras na ng mga minuto na ipinagkaloob po nyo dito para makilala yung samahan ninyo at saka mapaabot din sa mga kababayan natin. Okay, ma'am, sa panahon natin ngayon, kailangan po natin ng mga encouragement yung mga kababayan natin. Correct. May mensahe po ba kayo, ma'am, para sa lahat po ng mga kababayan natin dito ngayon sa buong Malaysia, na mga kasi ang population natin, ma'am, dito sa buong Malaysia alone, ha, ng mga OFW, almost 1 million na po tayo. Biruin ninyo, ma'am, mas marami pa po tayo sa Saudi Arabia. Oh. Yes, so, mensahe po ninyo, ma'am, sa lahat po ng mga kababayan natin ng mga Filipino dito sa bansang Malaysia. Ayan po, para sa lahat po ng mga nanonood po ng mga kababayan natin dito sa Malaysia, lahat po ng mga OFWs, yung mga kahit ang mga nasa malalayong mga lugar, alam niyo po, kailangan lang po talaga natin na maging matatag tayo para makayanan natin yung lahat ng mga pagsubok na nangyayari sa atin at saka konting tiyaga lang po sa ating mga trabaho. At be strong at mag-ipon po tayo ng ating savings. Huwag po tayong yung basta ubusin natin yung ating mga sinasahod at ipadala lang. Of course, kailangan natin magpadala sa ating mga pamilya dahil ito yung ipinunta natin dito na para suportahan natin sila. Pero ang gusto ko lang pong na ipa-ano sa ating mga kapwa OFW na mag-ipon din po tayo para sa sarili natin. At least pag umuwi tayo, meron din po tayong buhugutin. At saka pray lang po tayo. And that's it. God bless you all. At maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. At nag-impita po sa akin dito para makapanayam po ninyo. Wow. At very overwhelming po kasi ako dahil talagang first time ko po kumarap sa ganitong live, lalo na marami po ang nanonood sa buong Malaysia ng mga OFWs. So, make a shout out po sa lahat po ng mga OFWs dyan. Yes. Lalo na po sa ating mga Tatak Filipino Police OFW. Yeah. Love you all. Cool lang tayo lahat. Yes. Wow, so maraming maraming salamat po, Ma'am Jeanette Berlandino Concha. Yan po mga kabayan, ang president po ng Tatak Filipino College OFW Malaysia Community. Maraming maraming salamat po, ma'am, at saka maraming salamat sa pakikisa ninyong samahan para po sa pagtulong para sa mga nangangailangan nating mga kababayan. At ganun din po, ma'am, ha, kaisa po ninyo kami para tulungan ang mga OFW dito sa bansang Malaysia. Correct, oh, kasi yan yung mandato nating partner, Servicio OFW. Yes. So, okay, once again, maraming salamat, Ma'am Jeanette, no, sa inyong panahon. Wow, so yun po mga kababayan at yan po ay nagtatapos ang ating isyu na ating tunutukan sa gabing ito. Huwag po kayong umalis kasi babalik agad tayo para po sa ating dear kabayan. Ha? Mamaya ito, sabay-sabay tayo. Kaya kung bago pa lang po kayo sa programang ito, huwag niyong kalimutan, ha, mga kababayan natin. Mag-like, i-like, tapos i-share, at saka i-follow yung Facebook page natin. Correct. At ganun din sa YouTube, huwag kalimutan, Servicio OFW, i-click yung notification bell para updated sa lahat ng mga bagong kapahayagan patungkol po sa Servicio OFW. At ganun din, i-like yun na rin yung ano natin dyan, sa YouTube natin. Sa YouTube natin. Okay, so huwag kayong umalis, ha? Kasi babalik yung Dear Kabayan. Samahan nyo kami ni ka-partner Jerry para magbigay po ng advice at sa pagbabasa ng Liam ng ating letter sender sa gabi ito. We love you. Bago tayo mag-break, partner, ito muna ito. Last, no? Edita Anchita Fernandez Cagente, hello to our president of the Tatak Filipino Coolest, Miss Jeanette Berlandino Tunchayana. Mga tauhan po nito, partner. Ma'am Edita Anchita Fernandez Cagente. Good evening, ma'am. Ayan. Salin Juven, maganda gabi po. Ayan, ha? Love Conca Virgo, nanonood. Wow, good evening. Okay, babalik po kami.